こんにちは、みなさん。お元気ですか? Welcome sa aking channel, mga kababayan. Halina at magmihongo tayo. Sa leksyong ito, ating suriin ang mga special verbs na ginagamit sa honorific speech o keigo at humble speech o kensongo. Yoroshii desu ka? Hajime masho. Sa leksyon 97, ating ipinahayag na ginagamit ang honorific o keigo at humble speech o kensongo tuwing kausap natin ay may mataas na rango kesa sa atin, katulad ng ating boss o tuwing kausap natin ang customer. Sa Japan, kamisama o Diyos ang customer. Tuwing nag-a-apply tayo ng trabaho o tuwing balak nating fino at kagalang-galang tayong pakinggan. At para makapagsalita tayo ng keigo at kensongo, gagamit tayo ng apat na estratehiya. Ang una ay ang pagkabit ng prefix na o at go sa mga nouns na may kaugnayan sa ating kausap. Atin itong tinalakay sa leksyon 98. Ang pangalawa ay ang pag-conjugate ng mga verbs sa kanilang mga honorific at humble versions, at atin naman itong sinuri sa nakaraang leksyon 99. Ang pang-apat ay ang pagpapahayag ng mga ordinaryong actions bilang pagbigay at pagtanggap ng actions, at atin na itong tinalakay sa leksyon 70. Ang pangatlong estratehiya ay ang paggamit ng mga espesyal na honorific at humble verbs para sa mga kinseng napakakomon na verbs katulad ng pupunta, darating, kakain at iba pa. Ito ang tema ng ating leksyon ngayon. Simulan na natin. Ito ang mga verbs na may mga espesyal na honorific at humble version sa Nihongo. Ang verb na gagawa, pupunta at darating, meron para sa mga tao at hayop, meron para sa mga bagay at tanim. Ang verb to be, titingin, tatanong, magsasabi, magbibigay, magbibigay sa akin, tatanggap, kakain at iinom, mamamatay, malalaman, at magsusuot ng damit. Sa susunod na mga slides, titingnan natin isa-isa ang mga ito kasama na mga simpleng sentences na ehemplo. Ang gagawa ay suru. Honorific version nito ay nasaru. At ang humble form ay itasu. Ang numero sa tabi ng verb ay ang verb category. Ang nasaru ay isang category 3 o irregular verb, samantalang ang itasu ay isang category 2 o last hiragana changing verb. Irregular ang nasaru dahil ang formal form nito ay nasaimasu. Ating ehemplo, halimbawa, dalawang profesor na pareho ang ranggo ay nag-uusap tungkol sa kanilang research. Ang respeto nila para sa isa't isa ay halata sa kanilang paggamit ng keigo at kensongo. Tanong ni Professor A kay Professor B. Sensei, kenkyu no kekka wa dou nasaimasu ka? Sensei, kenkyu no kekka wa dou nasaimasu ka? Professor, ano ang gagawin mo tungkol sa resulta ng research? Dou nasaimasu ka? Napaka-polite. Sagot naman ni Professor B. Gamit ang kensongo. Kaigi de hapyou itashimasu. Kaigi de hapyou itashimasu. Ipripresenta ko ito sa isang conference. Hapyou itashimasu. Mapagkumbaba ang sagot ni Professor B. Ang pupunta ay iku at ang darating ay kuru. Pero ang dalawang verbs na ito ay pareho ng honorific at humble forms. Para sa honorific, meron tayong dalawa. Ang una ay ang irasyaru. Irasyaru, isa rin itong irregular verb dahil ang formal nito ay irasyaimasu. Irasyaimasu. Ang pangalawang honorific verb ay ang oide ninaru. Oide ninaru. At ang iko-conjugate dito sa iba't ibang tenses at modalities ay ang naru. Ang humble version naman ng iku at kuru ay ang mairu. Mairu. Malalaman mo lang kung ang meaning ay pupunta o darating, depende sa konteksto ng iyong pag-uusap.
Ating ehemplo, halimbawa ang sekretarya ng ospital ay nagpa-follow up ng doktor tungkol sa isang imbitasyon sa party. Tanong ng sekretary, Sensei, konba no party ni irasyay mas ka? Sensei, konba no party ni irasyay mas ka? Doktor, pupunta ka ba sa party mamayang gabi? Ang mga doktor sa Japan ay tinatawag na sensei at napakataas ng ranggo nila sa lipunan. Sagot ng doktor, mairimas. Oo, pupunta ako. Gamit ng doktor ay mairimas, mapagkumbaba upang pakitang respeto sa hospital administration. Pwede rin gamitin ng sekretaring isa pang honorific version ng pupunta ang oide ni narimas. Sensei, konba no party ni oide ni narimas ka? Sensei, konba no party ni oide ni narimas ka? Pupunta ka ba sa party mamayang gabi? Mairimas. Oo, pupunta ako. Ang verb na meron para sa mga tao at hayop ay ang iru. Ang honorific nito ay parehong dalawa sa pupunta at darating. Ang irasyaru at oide ninaru. Ang humble form naman ay oru. Si Professor A ay tumatawag sa telepono kay Professor B, pero ang sekretarya ni Professor B ang nakasagot ng telepono. Tanong ni Professor A, Sumimasen, Tanaka-sensei wa irasyaimasu ka? Sumimasen, Tanaka-sensei wa irasyaimasu ka? Excuse po, andyan po ba si Professor Tanaka? Sagot ng sekretary, Hai, orimas. Shousho omachi kudasai. Hai, orimas. Shousho omachi kudasai. Opo, andito siya. Sandali lang po. Orimas ang gamit ng sekretarya sa pagtukoy ng boss niya, si Professor B, para maiangat ang estado ni Professor A. Dahil si Professor A ay tagalabas o bisita na tumatawag. Samantalang siya at si Professor B ay kagrupo. Ang verb na meron para sa mga bagay at halaman ay ang aru. Pareho ang honorific at humble forms. Gozaru. Ang gozaru ay isang irregular verb dahil tuwing kinoconjugate ito sa formal, ito'y nagiging gozaimasu. Ehemplo, isang customer sa department store nagtatanong sa tindera, Sumimasen, otearai wa doko ni arimasu ka? Sumimasen, otearai wa doko ni arimasu ka? Excuse po, nasaan po ang banyo? Mapagkumbabang sagot ng tindera. Nikai ni gozaimasu. Nikai ni gozaimasu. Nasa second floor po. Ang verb to be ay da. Ang honorific para sa mga tao ay de irasyaru. De irasyaru. At para sa mga bagay, de gozaru. De gozaru. Ang humble form ay iisa lang. De gozaru din. De gozaru. Ehemplo natin, isang foreign student naghahanap kay Professor Tanaka. Nilapitan niya si Professor at nagtanong, Sumimasen, Tanaka-sensei de irasyaimasu ka? Sumimasen, Tanaka-sensei de irasyaimasu ka? Si Professor Tanaka po ba kayo? Sagot naman ni Professor Tanaka, Hai, so de gozaimasu ga. Dochira-sama desu ka? Hai, so de gozaimasu ga. Dochira-sama desu ka? Oo, ako po yun. Sino po ba sila? Kahit na mataas ang ranggo ni Professor Tanaka, Kensongo ang ginagamit niya sa pagsagot dahil di niya kilala ang foreign student. Baka mamaya mas mataas ng ranggo yun kaysa kanya. Ganon ang mga Hapon. Pag hindi ka kilala, nagkekego o Kensongo sila para safe. Baka mamaya big shot pala yung estrangherong kausap nila. Mabuti na mag-polite para hindi magkamali. Kaya pagpupunta ka ng social gathering katulad ng conference, nagkikego at kensongo ang mga tao doon dahil hindi magkakilala ang mga tao o karamihan ay may supplier at customer relationship kaya gusto nilang professional. Ang titingin ay miru. Ang honorific version ay goran ninaru. At ang humble version ay ang haiken suru. At haiken itasu.
Ehemplo, isang tindera ng jewelry store na umiinganyo sa customer na tumitingin pa ng mga alahas. Sabi ng tindera, Kanada-san no daya o gorani narimasen ka? Kanada-san no daya o gorani narimasen ka? Gusto niyo po bang tumingin ng mga Canadian diamonds? Sagot ng customer, Hai, zehi, misete kudasai. Hai, zehi, misete kudasai. Oo, pakita niyo po sa akin. Ang magtatanong ay kiku. Wala itong honorific, pero meron itong humble special verb. Ukagaw. Ukagaw. Ating ehemplo, sa isang conference, may isang taga-audience na gustong magtanong sa speaker nung nag-Q&A na. Mapagkumbaba ang taga-audience na magtanong. Mo hitotsu, ukagaitai koto ga arimasu ga. Mo hitotsu, ukagaitai koto ga arimasu ga. May isang bagay po akong gustong itatanong. Sagot naman ng speaker, Hai, dozo. Hai, dozo. Ano po yun? Ang magsasabi ay you. Ang honorific ay osharu. Osharu. At isa rin itong irregular verb dahil ang formal nito ay oshaimasu. Oshaimasu. Meron tayong dalawang humble version. Ang mosu. Mosu. At moushiageru. Moushiageru. Ehemplo, isang Hapon at foreign student nagkakilala sa isang cultural exchange activity. Tanong ng Hapon sa foreigner at bilang respeto, gumagamit ng honorific. Onamae wa nanto oshaimasu ka? Onamae wa nanto oshaimasu ka? Ano po ang tawag sa kanila o ano po ang pangalan nila? Sagot naman ng foreign student gamit ang humble style. Namae wa John to moshimasu. Namae wa John to moshimasu. Jan po ang tawag sa akin o Jan po ang pangalan ko. Ang susunod na tatlong verbs ay tungkol sa pagbibigay at pagtatanggap ng actions na atin ang tinalakay sa leksyon 70. Ang magbibigay ay ageru. Wala itong honorific. Meron lang itong humble form. Sashiageru. Sashiageru. Meron pang isang verb meaning magbibigay, magbibigay sa akin. Ito ay kureru. Meron lang itong honorific, kudasaru, na isang irregular verb dahil ang formal nito ay magiging kudasaimasu. Wala itong humble form. Ating ehemplo, presidente ng kumpanya nag-aabot ng envelope na may pera sa loob sa isang empleyado. Tuwang-tuwang empleyado at sabi, Kono okane wa watashi ni kudasaru no desu ka? Kono okane wa watashi ni kudasaru no desu ka? Binibigay mo ba itong pera sa akin? Sagot ng presidente, Hai, kimi no bonus desu. Hai, kimi no bonus desu. Oo, bonus mo. Ang tatanggap ay morau. Wala itong honorific, pero may humble form lang. Ang itadaku. Itadaku. Ehemplo, isang promo guy at customer sa department store. Iniinganyo ng promo guy ang customer na sumali sa isang raffle draw. Sabi niya sa customer, Onamae wo koko ni kaite itadaku to kono prezento sashiagemasu. Onamae wo koko ni kaite itadaku to kono prezento sashiagemasu. Kung isusulat niyo po ang pangalan niyo dito, bibigyan ko po kayo ng regalong ito. Pero ang literal na meaning ay, kung tatanggap ako sa action mo na isusulat nyo po ang pangalan nyo dito, magbibigay ako sa inyo ng regalong ito. Tapos yung customer naman naiinganyo. Wah, steki, itadakitai wa? Wah, steki, itadakitai wa? Ganda ng regalo, gusto kong makatanggap, itadakitai. Ang kakain ay taberu. Ang iinom ay nomu. Ang dalawang verbs na ito ay pareho ng honorific. Meshiagaru. Meshiagaru. At pareho din ng humble form. Itadaku. Itadaku. Ating ehemplo, isang foreign exchange student na nag-homestay sa isang Japanese family. Maghahaponan na. Sabi ng host mother, Dozo,
召し上がってください。どうぞ召し上がってください。Sige, kain na. At sabi ng exchange student, itadakimasu. Itadakimasu. Ang itadakimasu ay yung greeting bago kumain. Ang mamamatay ay shinu. Ang honorific nito ay o nakunari ni naru. O nakunari ni naru. At o nakunari nasaru. O nakunari nasaru. Wala itong humble version dahil hindi makapagsasalita ang patay. Maraming tao ang namatay sa tsunami noong 2011. 2011 年の津波では大勢の方がお亡くなりになりました。2011年の津波では大勢の方がお亡くなりになりました。Ang aalamin ay shiru. Ang honorific nito ay isang noun. Gozonji. Gozonji. Ang humble version ay zonjiru. Zonjiru na isang root-dropping verb. Si John na isang foreign exchange student ay gustong-gusto talaga niya ang tempura, kaya tinanong niya ang kanyang Japanese tutor kung paano ito lutuin. Tempura no tsukuri kata o gozonji desu ka? Tempura no tsukuri kata o gozonji desu ka? Alam mo ba paano lutuin ang tempura? Oo, alam ng tutor niya at sabi, Hai, zonjimasu yo, oshiemashou ka? Hai, zonjimasu yo, oshiemashou ka? Oo, alam ko, tuturuan kita? Ang magsusuot ng damit ay kiru. Ang honorific nito ay omeshi ni naru. Omeshi ni naru at omeshi nasaru. Omeshi nasaru. Wala itong humble version. Sabi ng Japanese tutor kay John na isang foreign exchange student na, John, pakisuot ng yukatang ito kasi dadalo sila ng isang street matsuri o festival. John-sama, kono yukata o omeshi ni natte kudasai. John-sama, kono yukata o omeshi ni natte kudasai. Susumahin natin ang leksyong ito, ating natutunan ang mga espesyal na honorific at mga humble verbs na gagamitin sa pagsasalita ng keigo at kensongo. Ang gagawa, honorific, nasaru, at ang humble, itasu. Ang pupunta at darating, honorific ay dalawa, irasharu at oide ni naru, samantalang ang humble ay mairu. Ang meron para sa tao at hayop, honorific ay irasharu at oide ni naru. Ang humble naman ay oru. Ang meron para sa mga bagay at halaman, pareho ang honorific at humble, gozaru. Ang verb to be o da, honorific nito ay de irasharu para sa mga tao at de gozaru para sa mga bagay. Ang humble ay de gozaru. Ang titingin, honorific, goran ni naru. Humble, haiken suru. Ang tatanong, walang honorific, ang humble ay ukagau. Ang magsasabi, honorific, oshiaru. At humble, mosu at moshiageru. Ang magbibigay, walang honorific, ang humble ay sashiageru. Ang magbibigay sa akin, honorific ay kudasaru. Walang humble form. Ang tatanggap, walang honorific, ang humble ay itadaku. Ang kakain at iinom, honorific ay meshiagaru. At ang humble ay itadaku. Ang mamamatay, honorific ay onakunari ni naru. Walang humble. Ang aalamin, honorific ay isang noun, gozonji. Ang humble ay zonjiru. Ang verb na magsusuot ng damit, honorific ay omeshi nasaru at omeshi ni naru. Walang humble version.
At dito natatapos ang leksyon natin tungkol sa mga espesyal na honorific at humble verbs. Ang susunod na leksyon ay tungkol sa zuni, zuni sumu, zuni iru, at zuni oku. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo. Otsukare sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!